Hello guys, welcome to our YouTube channel. And for today's video, mag-unbox tayo ng... Tada! Ayan! Ichiban Kuji Dragon Ball Super, ayan, VS Omniverse Super. Ayan, dalawang Super. So ayan, ito yung huling Ichiban Kuji this year ng Dragon Ball na nirelease. At kita nyo naman, ito, dito magtatapos ang Ichiban Kuji ngayong taon ng DBZ at talagang puro mga gandang items ang nilabas nila. So isa-isahin po nating i-unbox yan guys. So magsisimula tayo syempre sa letter A. Ayan, which is itong Goku Super Saiyan Blue Goku and Vegeta. Ayan. Sa mga nakapanood ng Broly movie for sure, alam nyo tong scene na to. Ayan, ito yung nasa taas sila tapos nagkakame-kameha si si Goku tsaka si Vegeta naman nagpa-final flash. Ayan. So combi para patalunin nila si Broly. So ayan, napakaganda ng figure na to kasi sa A, makikita nyo naman dalawa na kagad figure nyo. So hindi lang isa kundi dalawang item yan. At yung quality rin mukhang maganda. So check natin. Sa laki mukhang malaki rin siya dahil masterlized po yan. Lahat po yan masterlized. Lahat ng item na nirelease ngayon is masterlized. Kaya ang ganda ng sukat nito panigurado. So ayan, tanggalin lang natin sa box. Buksan lang natin. Ayan. Marami talagang may gusto ng set na to kahit dito sa Japan. Masyadong hype. Talagang gumising pa ako ng sobrang aga para abangan lang yung set. Ayan. So shoutout nga pala sa mga customer nating nag-pre-order nito. Ayan, maraming salamat sa tiwala nyo. Ayan, sa suporta lagi na binibigay nyo. Maraming salamat. So ayan, huwag natin patagalin. Labasin natin sila sa box. Ayan. So sa box na yon mga bossing yan, magkahiwalay si Vegeta at si Goku. Which is a good thing kasi napaka-compact nung box pero nagkasya yung dalawa. So ayan siya. Tabi ko muna. Tutupin ko lang muna kasi mahirap iligpit ito mamaya. So ayan, tabi ko muna. Nandito na muna sila. Yan, para hindi magulo. Yan, so dito muna siya sa gilid. Ah, pakita ko muna yung box. Ito yung box. Yan, yung harap pa lang maangas na yan. Ito yung gilid. Kabilang gilid. Yung buong full body nila. Yan. Tsaka yung likod. Yan. Ganda. Letter A. Sulit na rin siya sa A kasi hindi ka na maghanap ng kapartner. With, unlike dun sa UFO ko catcher na price, talagang need yung kunin yung dalawa. Tig-isa. Isa kay Goku, iba rin yung kay Vegeta. At yung figure na yun, medyo may kamahala na rin. So, kung gusto niyo ng medyo budget, tsaka kompleto na, masasuggest ko na kunin nyo itong set. Ito si Goku. Kaso sayang, meron na kagad paint issue. Ayan, makikita nyo. So, may braso niya. Sayang naman. So, wala tayong magagawa. So, ganyan, may ganyan talagang eksena dito sa mga ganitong figure. So, dyan muna siya. Yung base, sobrang laki ng base eh. Parang yung kay Goku. Kung Goku and Frieza, parang ganun yung style niya. Ayan, so, kabit natin. Ayan, yung base niya masyadong malaki. So, natatakpan yung detail ng paa. Ayan. Pero yung coloring, maganda. Tsaka gusto ko yung... Gusto ko sa figure na to yung kulay ng buhok. Ayan, kulay ng buhok. Yung parang may effect talaga. Makikita nyo matapang yung kulay ng blue dito. Then, bandang dulo medyo whitish. Mga parang light na. Ayan, napakaganda ng gawa ng figure. So, buksan din natin si Vegeta para makita natin paano itsura nila ng magkasama. Si Vegeta rin dito maangas eh kasi bukod sa battle damage na yung damit, yung katawan niya makikita yung dito bato-bato talaga. Parang Majin Vegeta.
Sarap nga i-repaint as Majin Vegeta. Maroon lang sana mag-repaint eh. Ayan, makikita niyo sa mata, sa mukha ni Vegeta. Ayan, galit na galit. Ayan, yung katawan niya. Ayan, yung shading panalo rin. Napagandang pagkakakulay nila. Ayan, talagang may effect talaga yung kulay. Kaso itong sa buhok dito kay ano, kay Vegeta, kung i-compare niya dito kay Goku, parang mas kitang-kita niyo yung combination ng color nito kaysa dito. Dito parang iisang kulay lang eh. Makita mo naman yung light blue dito, kaso likod eh. Parang mas gusto ko rin sana kung meron din sa harap para mas ma-appreciate din natin. So, ang ayos po niyan, guys, pag ganyan sana, yan. Pag yan talaga dapat yan. Kaso, gawa ng nakatayo siya dito, dapat nakalipad yan eh. Ganyan dapat yan eh. Ganyan dapat. Kaso, pag nasa figure na, ayan, magkatabi lang sila. Parang same height lang. Dapat that matas onti si Vegeta, mga ganyan eh. Pero, hindi siya ganun ka sama kasi kung mapapansin nyo, like I said kanina, dalawa yung figure tsaka yung detail, hindi talaga nila tinipid. Talagang ang ganda ng detail. Ito po yung A price po yan na Goku and Vegeta. So yan, alam nyo na kung ano yung next nating i-unbox, which is yung kapartner niya, yung karibal ay yung kalaban nila sa scene na yan. Walang iba kundi si letter B, Broly Super Saiyan. Ayan. Maangas din tong Super Saiyan Broly. May gusto kong itry. Mamaya papakita ko sa inyo. Pakabukas ko nito. Ito bali yung pangalawang release ng Master Lies na Broly. Kung matatandaan nyo, merong base form na Broly, which is Master Lies po siya. So yun yung gusto kong itry. Gusto kong itry pagpalitin yung ulo. If ever pwede bang palitan. Kasi meron po akong base form Broly, kaso nagasgasan yung armor niya, which is halatang halata. So parang naisip ko baka sakali pwede nating ipalit dito. So tingnan natin kung pwede rin yung ganon. Lalo na sa mga collector dyan na may base form Broly, for sure alam nyo na rin naman na expensive yon kaysa bumili kayo ng bago dahil nagasgasan yung figure nyo, try nyong bumili nito. Alam ko mas cheaper po ito kaysa dun sa naunang base form Broly. So gagawin nyo lang, swap nyo lang yung ulo kung gusto nyo nang walang gasgas yung figure nyo. Sa akin kasi nalaglag eh. Nalaglag yung figure, tapos ayun, nataon-taon, tumama siya dun sa bakal, kaya nagasgasan siya ng sobrang laki. So, malay nyo, pwede natin ilipat dito yung ulo niya. So, gusto ko lang i-try out yon. So, makikita nyo yung size, guys. Ayan. Kahit Master Lies siya, guys, matangkad. Matangkad si Broly dyan. Kaso, medyo maliit lang siya ng onti kaysa sa aking cluster. Pero, kung iaayon nyo sa size, mas accurate naman siya kasi, kasi hindi pa siya full power. So pag nag full power siya, doon siya lumalaki. Doon lumalaki lalo yung muscles niya, ganun. So parang same lang ng pagkakagawa doon sa naunang Broly. So mamaya i-compare natin 'yan. Ito po yung Super Saiyan Broly, 'yan. Ganda ng mukha. So kung collector kayo ng new Broly, tapos nakongolekta kayo ng King Cluster tsaka Master Lies na base form niya, must have kayo neto para makompleto niyo na yung full form ni Broly. So ang kulang na lang siguro sa kanya is yung base form siya na buhok, tapos yung pabagsak na buhok, tapos yung walang damit. Yan. Sana magkaroon sila ng ganong Broly. Yan. Para talagang kompleto na natin yung Broly series. Ayan. Ito si Broly. Gusto ko rin i-compare kay Broly base form. Gaya ng nasabi ko kanina. So sandali lang. So andito po yung Broly. Ito po yung naunang Master Lies Broly. Yan, kung i-compare niyo silang dalawa, talaga magkaiba yung undersuits. Yan, yung undersuits magkaiba sila ng kulay. Mas darker color and silk color po ito kaysa dito.
Sa armor, wala masyado. Ayan, kung makikita nyo, ito yung naging issue ko. Ayan, nalaglag siya. Tumama sa bakal. Kaya nagkaroon siya ng gasgas. So, ayan siya. Yung sa green, parang mas colorful yung green nito kaysa dito. Ayan, sa suit niyang parang mantle, yung tenga nung best friend niya. Mas brighter color to kaysa dito. So, yung size for sure parehas lang to. Kasi malaki kutob ko na parang ni-remake lang to. Bali, ang pinalitan lang yung ulo tsaka yung braso niya. So, gusto kong itry yung gaya ng nasabi ko kanina. What if kung pagpapalitin natin yung dalawang ulo? Which is a good idea. Kasi ayoko na talang bumili nito kasi sobrang mahal niya. So, baka sakali po pwede siya. So, yan, dito ka na muna. At mukhang mas maangas. Dali lang. Ayun! Sumakto siya. Sumakto siya, guys. Oh. Mas powerful yung image kasi yung braso niya. Mas powerful yung image ni Broly. Kasi nakaganyan eh. Mas kita niya talagang galit siya eh. Kasi pag ganun parang ang hirap i-explain yung galit niya. Yung kung makikita niyo yung katawan. Bale, from dito, ginawa natin ganito. Ayan, mukhang maganda yung kinalabasan. Ayan. So sa mga merong Broly base form dyan, na masterize, ayan, try niyong ikabit. Napakaganda ng kinalabasan. Which is nagustuhan ko. So ayan, natin nakaganito muna siya. So mamaya, pag pinakita ko sa inyo ng full set, ibabalik na lang ulit natin itong Super Saiyan na Broly. Baka nakakurious din kayo kung ano itsura pag nilagay siya dito. So papakita ko na rin. O siguro mas bagay yata kung ito dito. Mas bagay yata kung ito yung dito. Tapos ito kasi pa Super Saiyan pa lang eh. Kaya dapat ganito. Tapos nung mag-Super Saiyan na, ganito. Diba? Parang mas bagay. Mas bagay na ganyan. So marerecommend ko yan sa may lumang Broly dyan. Tapos kumakay ng new IK, yan, pwede nyo gawin yan. Pwede nyo gawin yung ganitong gimmick. Posibleng-posible. So, ayun. Mamaya papakita natin yan ng full set. Ibabalik natin yung Super Saiyan head nyo later. Yan, parang ngayon kasi gusto ko yung ganyan. Parang yung kagaya nung sa card yan eh. Ganito yung tsura nung card. Yan. Which is mas na-feel ko yung anger niya dito. So, ayun. Next tayo, guys. Next tayo. Tabi muna natin sila. Tabi muna natin sila dito sa gilid. Kasi alam nyo naman yung patungan natin ay napaka-liit lang. So ayun, next natin, letter C. Yan, letter C. Yan, same pose pa rin. Same pose pa rin, paggalit pa rin ang nasigaw. Yan. Super Saiyan 4. Super Saiyan 4 Gogeta. Ayan. Yung box niya, guys, napaka-nipis. Ayan, napaka-compact. So, kung medyo nahihirapan kayo sa laki ng box, yung sa space, yung lagayan, parang maganda siyang ginawang manipis para save din sa space niyo sa lagayan. So, unbox natin. Siyempre, after netong unbox natin, alam niyo na kung sino yung isusunod natin. Kung sino yung naging karibal niya doon, sino yung naging kalaban niya. Yan. So, yung box. Wow. Maganda yung box niya, guys. Napakasulit. Kaya, kahapon, umikot-ikot kami. Tapos, nagtry ako ng tatlong bunot. Sa ibang branch yun. So, sabi ko, pauwi na kami nun. Sabi ko, try lang natin. Baka sakali makakuha lang ako. Ayun. Pinalad naman ako. Nakakuha ako ng Gogeta, itong Gogeta na to, plus yung Omega Shenron. So, ayun. Ang good thing dito, guys, naka-clamshell siya. Yan, good thing dito, naka-clamshell siya. Hindi kagaya nung kanina ng mga na-unbox natin, wala siyang clamshell. So, this time, ito naman, naka-clamshell siya, guys. So, hindi na kayo mahirapan ibalik siya sa box. Yung sa karton. Mas maganda ganito kasi. Tsaka mas feel mong safe yung item pag nasa clamshell. Walang anong magasgas. Kagaya ni Goku, kita nyo naman kaka-unbox lang natin pero may gasgas na. Yung anong karton kasi yung nakabalot sa kanila.
So yun guys, ito si Gogeta. Hindi pala sealed to. Okay. Nagulat ako dun. Ito siya. Maganda rin yung bagong masterless Gogeta. Ayan. Meron din tayong greatest Saiyan na Gogeta. Pero nakangiti lang siya dun eh. Tsaka nakaganito lang. So ayan, parang mas gusto ko naman yung ganito. Yung parang nagalit siya, parang full power na rin yan. Ganyan, napakaganda ng detail. Yung shading parang feeling ko mas darker yung balahibo nito kaysa dun sa nauna. Hindi ko rin sure. Tapos yung buhok din, parang mas lutaw na lutaw yung kulay red niya kaysa doon sa naunang masterless na Super Saiyan 4 Gogeta. Ayan, makikita natin sa likod. Ayan, nakakabit na po siya, guys. Nakakabit na talaga siya, guys. Bali, nakabalot na lang siya. Buong-buo na siya. Gagawin nyo lang, kakabit nyo lang yung base. Ayan, so, ayun. Hindi na kayo mahihirapan i-assemble pa siya. So, ayan, napakaganda. Painted yung buhok. Napakaganda ng effect. Ayan, parang yung kagaya kay Goku. Manipis yung bandang dulo. Light yung dulo. Then, yung banda rito sa ilalim, medyo matapang na red. Na orange, may pagka-orange, ayan. So, ayan, ito si Super Saiyan 4 Gogeta. Ayan. Nakaka-excite mag-unbox pag mga ganitong series, lalo na kung magka-rival. Kasi hindi ka na maghahanap ng ibang figure or ibang lineup ng figure para ipares dun sa character na meron kayo. So, yun yung good thing dito sa Ichiban Kuji. Ang bigat. Next natin yung unbox, guys. Ito si letter D. Ayan, letter D. Omega Shenron. Ayan. Ito na yung huling form niya. Which is yung kinain niya lahat ng kasama niya. Ayan. Ayan. Inabsorb niya yung mga kasama niya. Ayan. Kita nyo naman. Dami na niya yung Dragon Ball sa dibdib. So, i-unbox na natin to, guys. Ang laki na ito. Tsaka mabigat. nung chinek ko rin yung ibang unboxing video ng mga ibang collector, makikita talaga natin na talagang malaki si Omega Shenron. Tsaka marami nagsasabi na mabigat. Nasabi ko nga mabigat dahil hindi ko mabuhat na isang kamay. Mahirap siyang buhatin. Ayan. Hindi ko alam kung ilang kilo siya kasi wala tayong kiluhan. Sana next time magkaroon tayo para ma-check natin kung gaano kabigat each item para may idea rin kayo kung gaano sila kabigat. So ayun, dito pa lang parang feeling ko puro talaga 'to eh kasi ang bigat eh. Tsaka ang laki. Yan. So ilalabas ko na. Di ko maangat sandali. Bubuelo lang tayo. Ayan. Pag nakaupo kasi di ko mabuelo yung pwersa ko pa taas eh. So ito na siya, guys. Medyo malikot yung medyo umuga yung table natin gawa ng mabigat si si Omega Shenron. Parang malapulungga yung itsura niya eh, no? Yan, sa mga nakapanood ng Dragon Ball GT, for sure alam, kilala niyo ito si Omega Shenron. Siya yung pinakamalakas na villain na nakalaban nila sa series na yon. At akala ko ang makakatalo si Gogeta eh. Kaso naubusan kasi ng oras yung fusion time nila, ubos na yung fusion time nila. So after nun, hindi na bumalik sa Super Saiyan 4 si Vegeta dahil kailangan ng machine at yung machine na yun nasira. So doon yung point na hindi na nila alam kung paano nila tatalunin si Omega Shenron. Kaso at the end, ayun, si Goku pa rin yung nakatalo sa kanya gamit ang energy ball sa tulong ng mga tao sa mga paligid na nahinga niya ng energy at natalo nila si Omega Shenron. Ayan yung figure, guys. Apaw na apaw yung figure doon sa mismong clamshell. So napakaganda. Walang kahangin-hangin na natira. Walang space na natira. Yung ball nga lang, medyo sad lang ako sa detail ng ball niya kasi makikita niyo dito, medyo fade yung ibang painting. Makikita niyo dyan. Medyo anong tawag nito?
Medyo fade yung color. Salisi pa doon sa mismong bilog niya. Yan, parang paint mist siya, ganun. Tapos sa yung stars naman, kitang-kita siya. Hindi lang makita dito sa video natin, pero kitang-kita yung black na stars. Kasi medyo disappointed lang ako doon sa point na medyo fade yung kulay at saka sa list, medyo lihis doon sa ano. Ayan, ito rin, isa ring problem. Yan, nagkaroon na kagad ng paint issue. Pakatanggal natin ang bubble wrap. So, doon medyo nasad ako. Kaso, sa bigat at saka sa laki, masaya ako kasi Omega Shenron to eh. First time ever magkaroon ng Ichiban Kujin na Omega Shenron. Tsaka ganito pa kalaki. Ginawa pa nilang masterless extra. So, mas ma-feel nyo talaga yung laki ng figure. So, ayan. Lalagay natin dito. Tsaka yung mga tusok-tusok niya, kailangan nyo talaga ikakabit yun. So, isa rin matrabaho talaga to. So, yung mga patusok-tusok niya, guys, yung mga sungay-sungay niya, nasa likod ng clamshell. Naka-tape po siya. So, tatanggalin lang natin doon para makita natin ang buong itsura. Yung talagang nakakabit na lahat. So, ayan. Ito mahirap pag nag-unbox tayo eh. Ang kalat eh. Makalat siya. Sandali lang ha. Ito yung cutter natin. Ito yung cutter natin. Ayan. So, itong Omega Shenron din, mabigat. Meron bang base for? Meron yata mga base. Kaso parang hindi ko yata nakita kung asan. Ayun. Andito nalaglag. Hindi ko nakita. So, sobrang clear. Ayan. Ito yung base niya, guys. Napakalaki. Kwadradong kwadrado. Ayan. Tapos, ito yung sungay. Tinatanggal natin ngayon. Napakaraming sungay na dapat ikabit. So, kabit natin isa-isa. Yung sungay niya, guys, sa plastic. Plastic siya. Magaan siya. Hindi ko in-expect na ganito kagagaan. Kasi, ayan o. Hindi siya puro. Parang, ano lang talaga, yung outer lang talaga yung plastic. Sa loob wala, hangin lang. So, magaan. Which is good thing kasi sobrang bigat na nung mismong figure. Kung ito rin maging puro, ang bigat. Ang hirap. Ang hirap niya iangat. Kasi nakakatakot to i-display lalo na kung may mga bata sa paligid nyo. Kasi may tendency nga makatusok itong figure na to. So, kung magkakaroon man kayo ng gantong figure, ilagay nyo po siya sa safe na place kung saan hindi talaga malalaglagan. Hindi rin makakasugat ng tao. So, para ano rin, para itong ito. Para walang masasaktan sa figure na to. Walang masasaktan itong si Omega Shenron. So, dito makikita nyo parang puzzle yung likod niya, guys. Kakabit-kabit nyo ayon doon sa korte nung likod niya. So, ikakabit na natin isa-isa. Sana tama tong ginagawa ko. Sandali lang ha. Ito yung dito. Kung daan nagkakamali. Kaso matigas pala ikabit. Tapos, para kung nag-iisip ng puzzle. So, ito parang pael. Ito yung pael yata. Ito yata yun. Wow. Madali lang malaman kung alin yung ididikit kasi magkakaiba ng korte yung butas eh. So maganda yon, good thing po yon. Ito yung dito. Ang laki ng sungay. Makakatusok talaga to, masakit. Tapos ito naman is dito. Tama ba? Yes, tama dito. Ang laki. Patusok pa lang ang laki na. So nakakatuwa magkaroon ng ganitong figure. As ito dito. Walang idea kung ano talaga to. Kung may manual sana mas okay. Pero kung sanay ka na rin sa pagkabit ng ganito sa figure, madali lang po 'yan. At ito tama ba to? Sana tama. Kasi ang hirap tanggalin nito pag ano. So kung may ganito po kayong figure, guys, mas magandang i-display nyo na diretso kasi kung babalik nyo pa isa-isa, ninyong tanggalin lahat to, hassle. Hassle talaga. So, ito siya, guys. Wow! Kita nyo yung size difference ng magka-rival na to. Tanggalin ko muna yung rotating table kasi di rin natin maikot kasi baka malaglag eh.
So ayan siya guys. May kita nyo si Omega Shenron tsaka si Super Saiyan 4 Gogeta. Yan. May kita nyo kagad yung size difference ng dalawa. Tapos yung laki talaga, yung volume nung lapad, nung bigat. Ayan, makikita nyo talagang napakaganda ni Omega Shenron. Tsaka yung kulay niya guys. Yung kulay niya, may mga highlight din yung kulay niya, yung mga shadow niya. Hindi siya talagang puting-puti na kagaya nung sa anime. Kung makikita nyo dito, medyo may pagka beige ba yun? May pagka beige yung kulay nung anino niya, yung shading. Kaya mas ma-feel yung mas realistic yung itsura ni Omega Shenron. So ayun, kung makikita nyo yung mukha, napakaganda rin ang mukha. Kuha nung itsura niya sa anime. Kamukhang kamukha yung muscle, talagang detail ng muscle, yung paa, kuko, napakaganda. Yan, yung likod, mas lalo nyo ma-feel talaga yung Omega Shenron. Dahil kita nyo talaga ang lalaki ng sungay niya sa likod. Yung mga patusok-tusok niya. Dito na injured si Vegeta. Natusok ng todo. So ayan siya guys, napakaliit ni Gogeta pag pinagtabi sila, pero para sa akin na good scale kasi ganito talaga yung size difference nilang dalawang character. Ayan. So tabi na muna natin sila sa isang tabi kasi baka masugatan din ako. So ibababa ko lang to si Omega Shenron. Ayan, baba ko muna si Omega Shenron. Tapos ito rin si Gogeta. Bye-bye muna. So next tayo sa letter E. E na tayo, diba? So sa letter E, ito malaking figure din. Masterized po siya guys, pero napakaganda ng detail. At first time niyang nirelease sa Ichiban Kuji. Ito po siya guys. Yan. Super Trunks figure. Ayan. Cho Trunks figure. Ayan. Ito yung Super Trunks figure. Ayan. Super Saiyan form siya pero mas hinigitan niya yung form niya yun. Which is, ginagawa rin to ni Vegeta yung lumalaki yung muscle. So, ang ganda nito. Sa series ng Dragon Ball, pag sinabing Trunks talaga para sa akin, mapasok sa utak ko kagad is Cell Saga. Yan. Pag sinabing Cell Saga, matik na yan yung Trunks doon is long hair. At pag nag-Super Saiyan eh, malala. Ang ganda. Parang Broly yung mukha nyo eh. Mamaya papakita sa inyo in close up. Kung papalitan nyo lang yung buhok, parang buhok ni Broly. Parang Broly yung kalalabasan nito eh. So ayun, napakaganda nito guys. Kasi fan ako ng ganitong uniform, yung Saiyan suit. Yung ganito. Sana next time magkaroon ng masterize si Goku at saka si Gohan, yung Kid Gohan na nakaganito. Para kompleto yung Cell Saga, mas magandang tingnan. Mas masaya kung magkakaroon ng Ichiban Kuji ng ganun. So ito siya guys, si Super Trunks. Ito si Super Trunks. Ayan. Ang laki niya guys, pero kung ko-compare niyo doon sa bigat kay Omega Shenron, magaan-gaan pa siya guys. Yan. Kasi yung kay Omega Shenron talaga malala yun eh. So yan, masaya rin ako kasi nagkaroon ako ng Trunks na ganitong klase. Which is, wala po akong Trunks na ganito. Bukod na lang dun sa Resolution of Soldier. Pero yung Resolution of Soldier kasi guys, napakaliit lang. Unlike ito kasi guys, malaki. Mas ma-feel nyo yung power talaga kay Trunks dito. Lalo na dahil dito sa form niya na muscle. Kaso di lang niya natalo si Cell nun. Sayang. Akala ko matatalo niya si Cell nung time na yun eh. Kasi pinakitaan niya ng ganyang form eh. So akala ko matatalo na niya. Pero sad to say, talo siya dun. Malakas talaga si Cell. So ayan siya guys. Super Trunks. Ayan. Yung shading ng suits, makikita nyo naman. Napakaganda. Ayan. Vegeta style talaga. At saka yung ukit talaga dun sa yung ukit sa mismong armor. Kita nyo naman. Napaka-detailed.
Yan. Tapos yung mukha yan, kung mapapansin nyo, gaya ng sinasabi ko, medyo kamukha na niya dito si Broly. Broly na nag-iba lang ng buhok. Kaya yung iba na baka hindi pa nakapanood ng Cell Saga, eh mapagkama lang Broly na naka-super saiyan suits. Kasi ang laki ng muscle, ayan, bato-bato talaga. Ayan, nakikita yung likod. Ang laki. Laki talaga. Yung hita, kita nyo naman yung hita, ang taba talaga. Grabe, puro muscles talaga. Makikita yung napaka well detailed nitong item na to. At first time niyang ni-release as Master Lice at ganitong character at suit. So marami talagang customer sa atin na gusto magkaroon ng ganitong trunks. Ayan. So maganda siya maganda siguro siya i-partner doon sa Master Lice na Vegeta, kaso yung strong chains, kaso yung strong chains kasi base form siya. So mas marirecommend ko siguro kung ipa-partner niyo sa Vegeta na Memories, yung Super Saiyan lang, para mag-ama na naka-Super Saiyan 4. Ayan. Kaso wala tayo nun, so hindi ko kayo mapakitaan ng ganong combi. Ayan. Ayan siya, guys. Yung buhok talaga, tusok-tusok. Mukhang masakit to pag natusok ka. Ayan yung color din ng buhok. Gaya nung sa ibang figure, light yung dulo. Yung bandang ilalim is yung matapang na kulay. Ayan. Tara, makikita nyo yung gradation ng color niya. Napakaganda. So, dito muna si Trunks. So, sa series na to, itong battle set na i-unbox natin is tatlo. Meron tayong ito si Super Trunks, Cell, tsaka Cell Jr. So, papakita natin yan. Ayan, ang dami natin Cell Jr. dito. Speaking of, kasi, bakit maraming Cell Jr.? Kasi, ito yung nilabas ni ni Cell na anak niya eh. So parang gusto ko makompleto yung pito na yon, mangyari yung talagang nasa scene. So kaya kumuha ako ng pito. Ayan, bukod dun sa unbox natin, may pito pa tayo extra. So ayun, ito si next ano natin, unbox pala natin, ayan si Cell. Ayan yung perfect form na Cell. Ito talaga maraming may gusto nito at talagang yung presyo talaga sa market ay mataas. Kaya para sa akin na deep inside sarili ko, parang gusto pa magkaroon ng extra nito, sana pala rin pa ako makaikot pa, may maabutan pa na ibang Ichiban Kuji na kung saan meron pang sale para magkaroon pa tayo ng extra. So ayun, i-unbox lang natin to. Ayan, nakakatuwa kasi nagkaroon tayo ng ganitong classic character talaga, villain talaga. Pag sinabing Dragon Ball talaga, isa si Cell sa pwede mong isipin na villain eh. So talagang Cell, Frieza, Majin Buu, ayan yung tatlo na yun. Iconic na kalaban talaga ng Dragon Ball, yung iconic villain ng Dragon Ball Z. So ayun, ito siya guys. Ang laki. At saka yung box niya guys, napakanipis. So, safe, makakasave din kayo sa space dito sa box niya kasi napakanipis. Unlike dun kay Omega Shenron kanina, napakakapal, tas napakalaki. Mahihirapan kayo kung saan nyo ilalagay yun. So, ayan. Ito yung perfect form cell po natin. Ayan. Ay, papakita ko sa inyo. Matangkad siya guys, may katangkadan si Cell, which is okay yun kasi yun talaga yung image niya sa mismong anime. Talaga matangkad talaga yung image niya dun. So no doubt, ito gustong gusto ko talaga to. Ang ganda. Pati yung coloring ng itong yellow green na may light green, na may dark green spot. Napakaganda. Tsaka yung black parts niya, napaka-silky. Talaga makikita niyong mahirap talunin talaga yung ganitong itsura. Yan. So, ito yung base niya. Yung base niya medyo mataas kesa sa usual na base. Yung usual na base siguro mga ganito lang eh. Ito mataas to. Masyado mataas yung kay Cell. Pero kahit wala kayong base, kung ako tatanungin niyo, parang mas maganda siya walang base. Para mas ma-feel niyo. Walang sagabal sa paa niya. Wala kayong makikita. Pero kung gusto nyo rin na ma-safe yung figure nyo at hindi malaglag, recommend ko nga naman talaga na lagyan nyo na ito.
So ito yung pakpak, kakabit natin yung pakpak. Yung pakpak. Yan, yung pakpak guys, plastic lang po siya. So magaan yung pakpak, plastic na plastic. So, ang hirap nga lang ikabit nitong kabila. Huwag lang maputol. May tendency talaga maputol to kasi malutong yung pagkaka-plastic niya. Ayan. Pero maganda na plastic siya para makita niyo talagang silky yung image. Ayan. Pakpak niya talaga. Ang laki. Ito yung mukha niya guys. Ayan. Talagang parang minamaliit ka talaga ng tingin na ganyan. No? Napakaganda. Yung color combination talaga ni Cell, wala akong masabi. Ito talaga yung isa sa gusto kong feeling ng Dragon Ball Z bago pa si Majin Buu. Si Majin Buu kasi huli na yan eh. Pero si Cell talaga ang daming lumitaw na character kasi may Android 16, 17, 18, tapos lumitaw pa si Future Trunks, tapos si San Gohan nag full power, namatay si Goku. Kaya parang para sa akin yung Dragon Ball Z series na masasabi kong best villain, isa sa best villain tsaka isa sa paborito kong villain talaga ay ito si Cell. Ang ganda ni Cell, ang angas. Tsaka makikita niya sa ayan, size difference niya, napakabulinggit ni Trunks. Ayan, ang tangkad talaga ni Cell, ang angas. Sa sobrang angas ni Cell, gusto mo pa talaga magkaroon ng extra. Tanong magkaroon pa tayo ng extra para for keep. Malay nyo, darating yung araw, good investment in the future. Tsaka parang as collector talaga, gusto mo talaga mag-keep ng brand new condition. Ayan, para meron ka pang reserva. Ayan. So ayan siya guys, ito yung perfect form Cell natin. Ayan. Napakaganda. So yun, next tayo dito. Ayan, gaya ng sabi ko, meron tayong extra isa. So ito yung unbox natin. Bukod pa dito sa pitong set dito sa gilid natin. Ayan, may pito po yan. Ito talaga isa rin sa mga cute pero nakakatakot na character. Ayan, si Cell Jr. Ayan. Cell Jr. Ang anak ni Cell. Ayan. So si Cell Jr. napaka-cute niya pero nakakatakot kasi ang lalakas din nila. So, pito yun. Pito. So, sa buong set, dalawa lang po yung merong Cell Jr. Which is, mahihirapan ka talaga kumpletuhin sila kung gusto mo talaga ng pitong piraso. Ang kinaganda nga lang neto, guys, kahit magkaroon kayo ng pito, hindi kayo magkakaroon ng pangangamba na makita nyo ng na nasa isang pose lang lahat yung pito. Kasi ang pangit nga naman tinan kung isang pose lang. Parehas na nga ng itsura, tapos parehas pa ng pose, diba? Parang walang dating. So, yun yung kinaganda naman neto. Kasi itong masterlace na to, movable yung braso niya. So, pwede nyong gawin ng ibang pose para makikita nyo sa paligid ni Cell, iba-iba yung pose ng pitong anak niya. Which is mas realistic. Mas ramdam nyo yung iba-ibang karakter nung pitong Cell Jr. Kaya gagawa ng post na yon para mas ma-feel nyo na magkakaibang karakter meron yung pito na yon. At yun yung magandang gimmick na ginawa ulit ng Bandai. Parang kay Saibaiman. Yan, kay Saibaiman ganun din. So sa iba naman yata, kailangan mo ng lima. So, pangit nga naman kung nasa isang pose lang sila, parehas ng pose, tapos parehas by tsura, parang statue yung mga magiging eksena. So, ito po siya guys, napakaliit. Napakaliit ni Cell Jr. pero yung detail talaga, di nila hinayaan yung detail na pumangit kahit maliit. Talagang maliit siya pero yung detail, wow, ayan yung detail. Yung kulay niya. Gusto ko yung kulay ni Cell Jr. Sana may maglakas loob mag-repaint ng ganitong Cell na gagawing Cell Jr. yung kulay. Siguro ang angas nun. Parang naging binatang Cell Jr. Ayan. So, ayan siya guys. Si Cell Jr. Napaka-cute. Ayan. Ito yung sasabi kong mababoyility. Pwede nyo siyang igalaw ng ganyan. Yung kabilang braso rin, pwede rin. Tapos yung kamay rin, pwede nyo
pwede nyong galawin din. So, para magkaroon ng ibang post, kunwari, ganyan, yan, ganyan. Kunwari, nakagaya yung isa. Isa man, kunwari, nakatayo kamay. Parang nababaliw. Tapos yung iba naman, parang ganyan. Yung parang papupuntahin ka, diba? So, pwede kang gumawa ng ibang, iba't ibang post dito sa Cell Junior. Kahit kamay lang yung gumagalaw. At least, nagkakaroon sila ng magkakaibang karakteristik. So, ayan. Pito po yan, guys. Kung gusto yung kumpletuhin, ayan si Cell dito. Tapos, paligiran nyo dito sa paligid ng pitong Cell Junior na magkakaibang post. Napakaganda siguro nun. So, ayun. Kaya isa rin yung sa dahilan kung ba't tayo nag-ipon ng pito para magawa yung scene na yun. Pag meron na tayong maayos na lagayan para kay Cell only, tsaka Cell Junior only. So, ayan. Ito po siya, guys. Napaka-cute. Ayan. Napaka-cute niya, pero yung price niya hindi ganun ka-cute. So, ayan, guys. Itatawi muna natin para mapunta na tayo sa mismong pinaka-main price. Ay, hindi naman siya main price kasi makukuha mo siya pag nabili mo lahat eh. Pero ito talaga yung dahilan ng ibang collector kung bakit nila binabuy out. Lalo na mga Hapon. Grabe yung hype sa Twitter dito sa Japan. Dahil nag-aalangan sila yung ibang shop. Marami nagsasabi sa ibang shop. Isang customer hanggang 5 bunot lang. Pero may ibang shop naman talaga na pwede mong i-buy out. Kaso stricto sila sa oras. Like may alas 10 ng umaga. May iba, alauna. May naabutan kami, alauna pa yung start. So magkakaiba talaga rules ng bawat branch ng Family Mart Convenience. So ito na, guys. Huwag na natin patagalin. Yung pinakamaganda at pinakamalaking figure sa lahat. Ayan. Si Red Shenron. Ayan. Itong Red Shenron, guys, mas kilala po siya dito sa Japan as Kyukyoku no Shenron. Kyukyoku Shenron. Ayan. Kyukyoku Shenron. Bakit? Siya kasi yung mas malakas siya kaysa sa Green Shenron. Mas marami siyang ability kaysa kay Green Shenron. Kaya siya sinabing Kyukyoku kasi ultimate Shenron talaga siya. Which is mas malakas siya kaysa sa normal na Shenron. Kaso, once na nag-grant ka ng wish dito kay Red Shenron, yung Dragon Balls niya talaga nagwawatak-watak, talaga lumalabas hanggang Earth. Unlike kay Green Shenron, nasa loob lang ng Earth yung liliparan niya. So, madali niyong hanapin kung meron kayong Dragon Raider. Unlike dun sa, dito sa Ultimate Shenron, Red Shenron, ayan, pag humiling kayo, after niyong humiling, lilipad yung balls, talaga lalabas talaga siya sa Earth. So, Ninyo pang hanapin yun. Within 1 year yata, alam ko. Parang yung naging mission nila Goku, Trunks, tsaka ni Pan. Hanapin yung ano yung Dragon Ball para hindi masira yung Earth. Hindi ma-destroy yung Earth. Yun kasi yata yung dahilan. Dapat pagsamasamayin yung ball na yun after humiwalay. So yung Dragon Ball na yun, same size ng Dragon Ball ni Shenron na green. Pero yung star niya is kulay itim. So, ayun. Itim yung balls niya. So, itim yung star ng Dragon Ball. ang hirap ipaliwanag, no? So, ayun. Itim yung star niya dun sa Dragon Ball. So, ibang version yung Dragon Ball talaga. Kaysa dun sa original Shenron yung green. So, marami talaga may gusto nito. Kasi itong Shenron na ito yung nagpabata kay Goku, eh. Kaya historic talaga. Episode 1 pa lang, makikita nyo na po siya. Ayan, sa mga hindi pa nakapunod ng Dragon Ball GT dyan, try nyo pong panoorin yung episode 1 nito. Which is, lumitaw talaga siya. Tinawag siya ni Pilaf. Ayan, so sa mga nakapunod nito, for sure, maghahanap na kayo ng Pilaf figure niyan. Kung saan magandang Eterno dito. Ayan. So, ito na siya, guys. Huwag na natin patagalin. Lalabas ko na kasi kahit ako na-excite talaga ako mula nung nakuha ko siya. Unang buyout set talaga. Nakakatuwa kasi
hindi ko na-expect na makakuha tayo ng Red Shenron gawa nung mga nababasa ko sa Twitter na baka daw wala daw maabutan, baka daw sobrang taas daw ng pricing kung hindi man maabutan yun. Kaya andun yung pangangamba ko bago ko pa nakuha to. So ito na siya, guys. Ang bigat niya, guys. Ang bigat yung detail. Oh. Parang ano siya, guys, parang repaint version ng Green Shenron na yung sungay mas pinalaki at saka may ibang detail na naiiba kaysa doon sa Green Shenron. So mamaya papakita natin yan. So patabi ko lang muna yung box. Laki ng box, guys. Parang same size lang yata to doon sa Green Shenron. So ayun, ito po siya, guys. Yan yung bigote. Yung kakabitan niya rin iba kaysa doon sa Green Shenron. So papakita rin natin yun. Ito po siya, guys. Nasa clamshell din, guys. Yun yung gusto ko sa kasi doon sa pulungga medyo na-disappoint ako gawa ng naka-plastic lang siya. So ibig sabihin, once na nabuksan nyo, hindi nyo na siya kayang ibalik. Ibalik nyo man, hindi na siya nasasara. So medyo nakakalungkot lang doon sa point na yan. So maganda itong point na to, binalik ulit nila sa dating gawin na ibalik sa box. Para nga naman syempre kung wala rin kayong paglalagyan dahil ang laki talaga ng item, ang laki ng figure. Ang hirap ibalik, lalo na kung plastic lang. So, ayan siya, guys, si Ultimate Shenron, Kyukyoku Shenron. Ayan. Ewan ko kung ano tawag sa kanya in English eh. Kasi ang napanood ko po kasi na Dragon Ball GT is naka yung talagang Japanese. So kung ita-translate lang natin yung Kyukyoku Shenron, Ultimate Shenron po ibig sabihin nun. Ewan ko kung tama rin yung pangalan niya talaga sa English version. So ayan siya, guys. Tabi natin si itong clamshell. Tatabi ko lang dito. Ayan, masyado kasi malaki. So ang bilis makapuno ng space. Ang bilis mapuno ng space natin. So ito siya, guys. Yung wala pa munang bigote. Ayan. Pansin ko medyo malaki yung mukha niya dito kesa doon sa Green Shenron. Parang mas mataba yung mukha niya dito. Kasi ang Green Shenron siguro mga ganyan lang yung nipis ng mukha niya eh. Ito mataba eh. Ayan. So kung sino po merong Green Shenron dyan, ayan, i-compare nyo na lang pag nagkaroon nito. Yun yung napansin ko, medyo mataba yung mukha niya dito. Parang mapisngiin si Ultimate Shenron. So ayan, ito siya, guys, yung bigote. Kakabit natin yan sa ilalim, ito. Ayan, makikita kaya. Ayan, yung panga niya, ayan, may butas dyan, dalawa. Dyan natin kakabit yung dalawang bigote. So kada kabitan, magkaiba yata sila ng kabitan. Sandali lang, ayusin natin. Ang hirap makita. Ah, okay, alam ko na. Medyo kuha ko na. Hirap ikabit kasi, pabaliktad, pailalim yung kabit. So, ang hirap. Parang mas gusto ko na lang siya nang hindi ko natanggalin. Para di ka mahirapan. Ayun, kagaya niyan, natatanggal. Ang hirap, sandali lang ah. Hindi siya ganun kadali. Sandali. Ito yung... Parang nagkamali yata ako. Ito yata dito. Ito yung dito. Yan, wag lang sana maputol. Ito yung dito. Tapos itong isa naman yung dito. So, sa mga magkakaroon ng Red Shenron dyan, ayan, alam nyo na po kung gano'ng kahirap ikabit yung bigote. So, kung ako sa inyo, wag nyo na po tanggalin para di na kayo mahirapan kabit ulit. So ako baka siguro hayaan ko na lang po siya nakaganyan. Ayun! Tama ba itong ginawa ko? Hayaan, ganyan. Ayan yung Ultimate Shenron. Ayan. Napakaganda, guys. Ayan. Ang point na mga gusto ko dito sa Red Shenron na to is yung sungay, syempre. Napakalaki ng sungay. Ayan. Tsaka yung... Ay! May nalaglag. Hindi ko lang alam. Ang ginaganda niya, yung sungay napakalaki, tsaka yung, ayan o, medyo may pagkatusok-tusok yung gilid niya. Ayan, yung gilid. Hindi lang sa gilid, kundi pati yung likod ng bandang balikat niya. Ayan, kung saan, nasa upper part ng arm niya, ayan, may patusok-tusok siya. Medyo spiky siya, ayan. Ayan, medyo patusok-tusok. Tapos yung ngipin, guys.
may kita niyong ngipin, parang feeling ko lang, hindi ko rin sure kasi di ko may pakita sa inyo yung green shell noodle dahil wala na tayo, na dispose na natin. Next time pag nagkaroon tayo, pwede natin i-compare. Ayan yung ngipin, parang sobrang dami ng ngipin kaysa dun sa green shell. Feeling ko lang. Kasi hindi ko napansin ng ganito dun sa green shell dati. Ewan ko lang. Siguro, first time ko kasi siya nakita, kaya siguro naninibago lang ako. Pero ewan ko kung same yung ngipin ng green shell. Ayan, sa may mga green shell dyan, comment kayo kung ganito rin ba karami yung ngipin ng green shell. So ayun guys, yung harap, yan, kita nyo naman ang ganda. Yung likod, parang same ano lang siya, yung katawan, same mold kay Green Shenron, na parang nadagdagan lang netong tusok-tusok. Tapos yung mukha, siguro yung mukha pinagpalit lang. Hanggang dito sa katawan na to, Green Shenron, itong mukha for sure pinalitan lang kasi tumaba eh. Ayan, ayan yung Ultimate Shenron, Red Shenron, also known as QQQ Shenron. Ayan. So ayan guys, papakita ko sa inyo later yung buong set. Buong set, medyo mahirapan tayo pero gagalingan natin para makita nyo ng magkakasama sila. So, thank you so much sa mga nanood dyan. Maraming salamat po. Ayan, kung na-enjoy nyo po itong video natin, ayan, click the like button, tsaka comment din kayo kung ano yung masasabi nyo sa unboxing video natin dito sa set na to. Ayan, sa mga nagsasuggest dyan na kunwari mas prefer ko yung dating Shenron kaysa dito, or kung ano mang comment nyo, sige, feel free to comment dyan sa ating video. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, subscribe po kayo sa aming dito sa aming YouTube channel. Yan, diretsyohin nyo na yung subscribe dyan. At sa mga wala, sa mga hindi pa nakapag-like ng ating Facebook page, ayan, Heroine Saratoy ko, same name dito sa YouTube channel natin. Ayan, like nyo rin, follow nyo rin para makasama namin kayo pag nagla-live kami. Ayan, pwede nyo kami makakulitan, pwede nyo kami makakwentuhan, pwede kayo magtanong ng mga item na medyo hindi kayo sure kung maganda ba siya, or rare na ba, or mura na ba, worth it. O pwede nyo itanong sa amin habang nasa live tayo. So ayun guys, maraming salamat sa suporta na ginagawa yan sa amin palagi. Thank you sa mga customer namin na always nagtitiwala sa amin. Ayun, maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Kita-kits po tayo sa susunod. Paalam!